di ba? Mabigit ko kulang sa 1 million. Kaya, kumbaga, ito, ang gusto ngayon, nitong DOJ Secretary, DOJ Secretary Repulyan, ay gusto siya ang tatanungin, gusto niya na ito ay nasa kustudya ng Bureau of Immigration at gusto niya ito ipa-deport, di ba? Oo. Wala ka bang naiisip na anumang dahilan kung bakit gusto niya itong ipa-deport, itong si Alice Go? Eh, bakit gusto niya ipa-deport? Eh, kasi hindi siya Filipino citizen daw, yun ang claim nila. Nasa Indonesia na, bakit inahabol pa? Oo. Ngayon, eto, sa akin, ano, sa aking palagay, opinion, itong si Alice Go ay mayroong itinatagong impormasyon sa kanyang kinikili. Tama! Alam nyo, di ba? Para ipakakanta, paalisin na lang. Oo, matatandaan nyo ba yung sinabi ni Binibining Maharlika na di umano itong si Alice Go, yung grupo nitong Alice Go na to na sinasabing protektora ng Pogo ay nagbigay kinabangag ng 1 million. Di ba? Mabigit ko lang sa 1 million. Kaya, kumbaga, ito, ang gusto ngayon, itong DOJ Secretary, ipa-deport na. Pagka ito, ipa-deport, wala na tayong makukuhang impormasyon. Wala nang justice ang makakamit ang sambayan ng Pilipino. So in a way, meron tayong konting pasalamatan kay former Senator Ping Lacson. Okay. Sa kanyang revelation na ito, isa siya sa nagsabi niyan eh. Ayoko siyang pasalamatan. Well, yun lang. Isang naman point lang na yun, kasi minanggit niya yan. Ayoko na di umano ay may nakausap siya na nagbigay nga raw daw si Alice Gu na yan ang ganyang kalaking kalaking. Pero mas nauna si Maharlika. Yes. Sapagkat ang shout out to Mother Dragon. At itong grupo nitong ano na ito ay nagbigay ng pera. Kaya nga ito yung ano eh no. Kung makikita nyo, kinukonekta si Cassandra Ong at yung iba pang mga Chinese personalities dito sa mayor ng Banban Parnak na di umano ay sinasabing operator ng Pogo. Ngayon, ito ngayon ang classic dito. Kaya ito sinundo ng private jet o private plane ng alter ego ng presidente na nagnangalang Benhur Avalos. Kaya di umano sinundo ito ay para di umano ay susian. Huwag nang kumanta. Para susian. Yes. Kasi nga, bakit? Tingnan nyo. I-analyze na natin. Itong si Alice Go ay pinaghahanap ng batas gawa ng mayroon siyang order of arrest galing sa Senado. Diba? Umigtad ito, nagpunta ng ibang bansa. Ngayon, nung makuha siya, eto, sinasabi nga ni Senator Risa Ontiveros na dapat sa Senado makustudyan. Diba? Dapat makulong sa Senado sapagkat kami ang naunang mag-issue ng order of arrest dahil nakontemp yan. Yes, nag-uunahan. Bakit? Bakit ka na-repetition, sir? Bakit okay. Senado ba may kapangyarihan na magpa-aristo ng tao? Ganito yun. Si Pogo operator, alleged Pogo operator, ang ginawa, di umano ng mga kasapwat niya, para hindi ma-deport, kinakailangan makasuhan. Ganyan ang ginagawa doon sa mga Chinese Pogo employee na para hindi ma-deport, kinakasuhan. Kinakasuhan yan pero nagbabayad pa sila sa nagkakaso sa kanila. Bakit? Wow. Kasi pagka ikaw nakasuhan ka at nandito ka sa Pilipinas, ano, ikaw, yung korte may jurisdiction sa'yo. Hindi ka pwedeng ipa-deport. Diba? Ang ikakaso sa'yo, bailable offense. Diba? Kung yan, kung si Alice Go, maniwala pa ako kung kinasuhan yan ng non-bailable offense. Maniwala pa ako ron. Para saan? Doon sa sinasabing mga natagpuang patay doon sa Pogo.
bakit hindi ikinarga sa kanya yun kung gusto nyo talagang igurgur siya. Ang ikinaso kay Alice Go, nung kanyang mga sinasabi kasabwat, available yung kaso. Ibig sabihin, pwede siyang magpiyansa. Ngayon, yun naman kay sa Senado, ha, dung kay Risa Hontiveros. Alalahanin natin si Risa Hontiveros, iba ang political orientation. Hindi siya politikang pera. Politikang pang ano, radikal. Ito yung mga nagpapabaksak ng mga gobyerno. Iba. Kung baga, iba yung purpose, ha, ng grupo ng mga kabatayan black. Ha? Yung tawag sa makabayan black, kamatayan black. Iba yan. Nag-iipon sila ng holdings. Nag-iipon sila ng mga information o mga dossier para meron silang panglaban sa mga nakaupo ngayon. Lego. Ang gusto nilang malaman kay Alice Go, kanino ka nagbigay? At yan ay mukhang lumalabas. Sino-sino na yung mga kasama mo? Ha? Yan yung ano. Kaya nag-aagawan sila ng kustodya. Diyan, umiiral ang pera, ha, impluwensya, proteksyon. Diba? Sinasabi ni Maharlika, bago pa, ha, umupo itong administrasyon, inibangag, nagkaroon ng goodwill money. Itong mga POGO operators, nagbigay sila para yung kanilang operasyon ay hindi mahinto or payagan. Diba? Pero, merong isang POGO genius na nagbigay at nagtapat, tumapat. Ibig sabihin, ha? Nag-i-exist ako, pumapasok siya bago. Diba? Para hindi na siya papasukin, tinapatan ko yung binigay niya. O, magkano binigay niya? 1 billion? O, tapatan ko na 1 billion. Ganon, diba? O, ganon yung ano. At, yung POGO genius na yun, siya ang nag-design ng rules ng PAGCOR patungkol sa POGO. Siya rin ang nagdikta kung ilang POGO ang ang pagaganahin ng papayagan. Sa yun. At yung POGO genius na yun, involved siya doon sa Bangladesh Central Bank na ginamit yung RCBC na bilyong dolyares ang involved. Na kung saan nagtutusa hanggang ngayon si De Quito. Ano na yan, sir? May kaso na yan sa USA. So pwede natin pangalanan yan. Pwede pangalanan. Oo, kaso naman yan eh. May kaso na yan. Si Imong. Yan. Yan pala ang genius. Yan yung POGO genius. Siya ang nag-design ng POGO operation. So hindi kaya isa yan sa mga sign na nalalapit na? Yes. Kaya nga, ang tanong ko, wala ka bang nararamdaman?